Nakaka-challenge naman talaga kung paano mag-umpisang mag-invest sa panahon ngayon. Hindi dahil sa kulang sa information. Actually, kabaliktaran pa nga eh. Super daming information na nakaka-overwhelm. Kaya nga, simplihan lang natin. Ito yung guide na pwede mong sundan para maumpisahan mo na ang iyong pag-invest ngayong taon. Una, alam mo dapat kung bakit ka mag-i-invest. Ibig sabihin, para saan yung gagawin mong investment. Meron ka dapat na specific na destination or goal doon sa gagawin mong investment. Pangarap. Ano bang pangarap ang gusto mong matupad ngayong taon, di ba? Or 5 years from now. So, dapat alam mo ang reason mo bakit ka mag-i-invest. Hindi ka lang mag-i-invest para kumita ka agad. Mag-invest ka para may mga pangarap ka na maaaring matupad. Pangalawa, alamin mo magkano ba yung kaya mong itabi para doon sa investment na gagawin mo. Kasi kapag maglalagay ka ng pera sa investment, hindi naman yan agad-agad na kumita. Kaya nga, yung pera na ilalagay mo sa investment, yun yung pera na kaya mong pakawalan dahil yun yung pera papalaguin mo over time. Magkano ba ang basic na pwedeng ilagay sa investment? At least, magtabi ka 10% ng iyong income or 20%. So, the more, the merrier. Diba? Kasi syempre, ang pinag-usapan dito, mag-i-invest ka dahil nga, meron kang pangarap na nais mong matupad. Pangatlo, dapat alam mo kung hanggang kailan ka lang mag-i-invest. Ibig sabihin, meron kang maiset na time frame. Siyempre, ito ay nakadepende sa goal mo. Meron tayong tinatawag na short-term goal. Ibig sabihin, meron kang gustong bilhin na sasakyan 1 year from now. Or meron kayong plano ng family mo na mag-travel sa Japan or sa Switzerland by next year, di ba? So, yun po yung mga short-term goal. So, halimbawa, pag-iipunan mo yan for 1 year, tapos meron ka rin mga medium-term goal. Ibig sabihin, 3 years or 5 years mong pag-iipunan. Halimbawa na lamang, pagtatayo ng iyong bahay, di ba? Or pag-put up ng iyong farmhouse. Tapos, meron din po tayong tinatawag na long-term goals, di ba? Yung 10 years or more. Example dyan is retirement mo, di ba? So, nais mo na 10 years from now, ayaw mo nang magtrabaho, tapos meron ka na talagang pera, meron ka ng passive income. So, syempre, mag-invest ka na nakaset up dun sa time frame na yon at hindi mo rin syempre gagalawin yung pera na nilalagay mo sa bawat investment goal na talagang nais mong ma-achieve. At pang-apat, dapat alam mo kung saan ka mag-i-invest. Syempre, doon sa short term, maaari sa time deposit, di ba? Kasi 1 year, kaya kailanganin mo yung pera. Or doon sa mga medium term, 3 years or 5 years, maaari doon sa mga tinatawag na unit investment trust fund, di ba? Or doon sa mga tinatawag na balanced fund type of mutual fund. Tapos doon sa mga long-term goals, maaari sa stock market, sa mga mutual funds, tapos sa mga REITs or real estate, di ba? So marami pong mga financial instruments na maaari mong pagpilian para ilagay at palaguin yung pera na nakalaan doon sa specific na investment goals mo. At syempre, ito naman ang paalala ko sa iyo sa paghahanap ng isang legit na financial instrument or investment. You have to make sure na nasa isip mo or ikaw na intindihan mo na wala talagang instant na payout or kitaan sa mga investment. Kaya nga, alam mo dapat na yung pera na yon ay mag-grow a certain period of time. Hindi po instant na months lang, di ba? Or 1 year lang, tumubo na or nagdoble na. So you have to make sure alamin at intindihin kung yung mga financial instruments katulad ng Kaiser Saving Program, Most 18 with PDF, mutual funds, stock market, ito ba'y nababagay sa'yo para matupad yung financial goal or investment goals mo. So simple lang, di ba? Kaya simulan mo na ang iyong pag-i-invest. You have to make sure lang na ikaw ay merong disiplina para makarating ka doon sa pinapangarap mo. Nais mo pa bang matuto? Just let me know so that I can guide you.